ABS-CBN 2023 Ball. O, antaray. Nagganap ito noong September 30 dyan sa Makati Shangri-La. Ang taray ng mga rampahan sa red carpet. Talagang may mga nasilip kami via YouTube. Ha? Sa YouTube kami nanood noong isang agabi. And talagang ang ganda. Talagang naging pabonggahan na siya ng mga kasuotan. Hindi na lang. Before kasi, yung magic, yung ball na yan, dating Star Magic ball na yan, na ngayon ay ABS-CBN ball na ang tawag, eh, gathering yan ng mga artista ng ABS-CBN na, alam mo, bata, matanda na, bukod dun sa mga nirarampa nila ang kanilang mga ganda, ang kanilang mga alahas at damit, at nirarampa ang mga bagong girlfriend o bagong boyfriend, eh, ano yan, parang gathering talaga yan ng mga yung para may harmony, may family affair na magkakapamilya na nagpa-party-party. Pero this time, parang mas masasabi mo ng pabonggahan na ito ng mga alahas, ng mga kasuotan na hindi mo naman maano na ang glamour ganun. Parang sa mga Hollywood effect or sa mga red carpet sa Oscars, sa Cannes, at kung ano-ano pa mga festivals dyan na may mga artistang talagang mga designer's clothes ang sinusuot at nagpapabonggahan sila sa red carpet. Tapos may mga kung sino-sino namang mga nanlalait dyan na kesyo ganito, kesyo ganyan. But kami, dead makami sa ganun kasi ang huhusay naman. Ang gaganda lahat ng mga bebe namin at nangunguna na nga dyan. Siyempre, o diba si Papa Pio Lopez ko lang yung Torrens. Sa dinami-dami na sigurong lahat na lang ng magic ball na inatinan nito or ABS-CBN ball, talaga namang hindi nawawala ang kagagapuhan ng isang Piolo Pascual para alam mo yung mapansin talaga. And then ang mga love team, syempre una natin ang mga love team sa talaga namang isa yan sa parang Valentine's Day yan eh na inaabangan ng mga fans sa mga supporters at nandiyan na nga yung nangunguna na dyan ang Don Ben. Nasilip ko, ang dami nilang, may mga nakuha sila mga special awards dyan. And then, ang Francette, si Francine Diaz, at saka si Seth Fedelin, ang KD Lux, gundo-gundo ni Alex. Guwapo-guwapo ni baby KD ko, hello. Ang galing-galing nila dun sa red carpet na nakita natin. And of course, sandali, sino-sino pa? Si Katie marked his first ever ball in a classic tuxedo, while Alexa was absolutely glowing in a mark Tuman creation, o oh, diba, may glass effect, ano pa, lining. Tapos, ang Fractured Stars naman na sina Francine Diaz and Seth Fedelin, nagparade naman sila, magka-separate sila, nag-rampa, pero nag-join for the photo ops. Seth went for the classic suit and tie with a dainty silver medallion pin on the left lapel. Oh, diba, pare lang naman. At last si Francine, sexy ng bato, magundo-gundo ng batang to. Yes. Valtaguba ang kanyang designer, making her look extra sexy was her long wavy locks with wispy fringes. Sabi nito, binabasa naming article sa ABS-CBN News. And one of the most awaited pairs to grace the red carpet is Donnie Pangilinan and Belle Mariano. So debonair in an all-black Louis Vuitton suit, which she accentuated with a silver necklace. Belle, meanwhile, gave us a princess vibe with her bedazzled one-shoulder gold gown by Michael Leyva. May peekaboo cutout. Ang tara yan, no? Ngayong October na, sabi namin doon sa previous episode natin, ha? At ano yan, sila pinangalan ng People's Choice Power Couple of the Ball. Ang tara! Nandiyan din sa mga love teams, sina Lois Andalio and Ronnie Alonte, nakapwa rin naman wow. Talagang wow, mga bombshell. Di ba, ang mga talaga mga wow ka talaga. And then, sino-sino pa mga nandiyan dyan? Andy Abaya and Kobe Brown. Si Russell May Cordero Atelier. Ang kanilang designer pala yun. Sino pa ba? Of course, si Vivory Esclito and Brent Manalo. Ivy, ang tinatawag na Vic Brent. And sino pa ba? Si Ralph Malibunas and Gail Banawis. Andyan din.
na. Yung couple, nasan yung mga couple? Gusto yung couple kasi tutuwa ako dun sa couple na si Makoy, Makoy Del Yon, tsaka si Elise. Ang ganda-ganda ni Elise. Grabe, ibang klasika. Mm-hmm. Dali lang. Binabasa ko kasi ang dami kasing news na lumabas. Kaya dito na ako nagre-rely mga ka-team ang Beta Ball kasi hindi na ako magkakamali dito. Or doon nagkakamali pa rin ako kasi minamadali ko po na binabasa ito sa inyo na hindi. Dahil sa mga ako, nanood lang ako kagabi, ini-enjoy ko lang yung mga ano nila. Ini-enjoy ko lang yung mga rampa-rampa nila. Although, gusto kong papurihan si Edward Barber na talaga mang wow. Umaasenso na bilang host. And of course, si Bianca Gonzalez. At yung dalawa naging kasama nila na hindi ko na maalala kung sino. Of course, my partner Gretchen Fulido na napaka-bababoom sa red carpet. Napaka-sex at napaka-ganda mo, Greta. Love you. And then, yung mga senior stars na nakita ko doon mula kay Lorna Tolentino. Of course, ang mag-asawa. Senior stars ano talaga. Ogie Alcacid and Regine Velasquez. Si Susan Africa na first time daw niyang rumampa ng i-inred na tuwan-tuwa siya. Nagpapasalamat sa iba si Jen Arcilia at marami pang iba. Diba? Pati si Tessie Tomas, nakita ko rumampa doon. And then, ang dami po, hindi ko na maiisa-isa lahat. Diba? Si Kay Abad, si Paul J. Castillo, Enzo Pineda, si Michelle Vito, Darren Espanso, saka Cassie Legaspi. Wow, bit-bit talaga ni Darren si Cassie at inaalala yan. At si Luis Manzano and Jesse Mendiola na nakakakilig. Dahil talagang si Luis, napaka-gentleman, binigyan pa niya ng moment na mag-solo picture itong si Jesse. Tapos bago sila together. At kengkoy-kengkoy pa rin at gandang-ganda talaga ni Luis, ni Jesse. Sabi niya, baka naman daw next time kasi after ilang years na hindi sila nakaka-attend, kasama na nila si Baby Peanut sa pagrampa sa, looking forward talo yun bilang mga ka-villmates kami. Ano. Si Joshua Garcia, Tapos, sino pa ba mga nandoon? Iniisa-isa ko lang to nakikita ko yung mga stars ng si Jane De Leon, mga stars ng Batang Quiapo, sina Ivana Alawi, yung It's Showtime Family, na talagang bongga-bongga doon. Si Aliza Mulak, na Too Good To Be True. Barbie Imperial, nakasama si Tony Labrusca, diba? Ginaganon ko lang yan, ha? Mm-hmm. Di nakakatuwa sila no na ang ganda-ganda nilang pati yung mga taga Idol Philippines season 2 na nandoon din si Kimo Gumatay magandang buhay host nakita ko doon si Julina Magdagal na ang ganda pa rin at fashionista pa rin ng loka-loka daw talaga no si Baron Geisler na medyo matagal ngang hindi nakapagrapa pero this time romampa siya sabi niya sober na siya at nakikiparty siya dahil may edad na siya at gusto niya maging maranasan ng totoong ibig sabihin ng masayang party with a theme forever grateful ABS-CBN Ball 2023 is not just a night of glitz and glamour but also of thanksgiving as the media company aims to extend its endless appreciation and gratitude to the staunch supporters steadfast stalwarts and unselfish partners as collaborators of who have stuck by them unconditionally through the years diba at gusto ko rin pasalamatan bigla ng special na pasasalamat at recognition ang aking co-host sa Marites University na si DJ Jaiho ang aming beshi na ganda-gandaan mo ni biglang one side another side and then biglang babang look biglang taas na look iba ka ay nasaan ko sa podcast natin, ikaw ang magkukwento ng napakarami mga ganap niya kasi syempre kami nanood lang kami, nakibalita lang din kami, nagbabasa ng mga chika sa naganap na ABS-CBN Magic Ball. O, diba DJ Joy? Ibang klase ang red carpet na yan. At talaga namang pinag-usapan. And sana nga, more than the fabulous, wonderful, exquisite, kung ano-ano pa mga magagandang description na ibibigay natin sa mga nilang magandang kasuotan ng gown at mga lalaki at kung ano pa man. Yung Eric Santos, ang ganda-ganda. Uso na ngayon, pinauso nila doon yung mga naka-atter sila. Tapos may mga trail na rin. Para may mga reyna-reyna na rin sila na hinihila-hila nila sa likod nila. Mga lalaki yan. Ha? Nakita ko yan kay Eric. Ang galing-galing. Tapos naka-glasses pa siya. Sino pa ba mga nakitaan ko ng ganun? Madami. Madaming rumampa ng mga lalaki na may mga... Ano ba tawag sa Tagalog ng trail? Buntot. Ano? Laylay. Oh, yun na nga, di ba? Ang saya nilang panuuri. Tapos, si
si Julia Barreto, ang sexy-sexy din, Diyos ko. Parang ano, tapos si Gerald Anderson, of course. Diba? At maraming-marami pa pong iba. Kung may mga, may mga hindi kami masyadong nabanggit, pagpasensyahan nyo na kami. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, nakatutok lang kami dun sa mga kagandahan. Kumbaga, dahil hindi naman kami nandoon sa loob para magkwento pa. Pero ito, nakita lang namin sa red carpet at kung ano pa man yung mga naganap doon, sino-sino pa mga pinarangalan, abangan po natin sa susunod na podcast ng Unbearable Channel. Ako ang inyong likod. Congratulations! Matatawag nga nating the biggest gathering of stars itong katatapos lang na ABS-CBN Magic Ball. And of course, pasasalamatan din natin kasi nakita namin sina Sir Felipe Gozon at kasama si Attorney Annette Valdez na rumampa din, na pagpapatunay lamang na talagang ang kolaborasyon ngayon ng dalawang network na to ay talagang kakaiba. First time din na nangyari sa history yun na, at pasasalamat at papalakpakan natin ang ABS-CBN. Again, lang sa aming puso, mabuhay po kayong lahat. Thank you very much. Papa Ambet Nabus, nagbababay.